Paul says in Romans chapter 1 verse 16. Talaga yung hindi ko. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone. Amen. Amen. Who believes first the Jew, then for the Gentiles. Hallelujah. Come on, let's praise them. Hallelujah. Only blessed and holy. We worship you. We want to bow down before your holy throne and worship you in spirit and in truth. And then we have no chance or time, or we could squeeze in our schedule, Lord, but yet we know whatever you're doing, you can do this. Because you are the God who loves to worship you in spirit and in truth. And at this very moment, oh Lord God, we want you to glorify whatever we're going to do for the very first of this worship service until the end of our time. And bless all the people you're going to be bring on in this place, oh Lord God, even for those people who's going to come, even those nasa kanila pang mga higaan, oh Lord God, stir up their heart, oh Lord. Ignite their spirit to be hunger and thirst into your word, oh Lord God. And now, Father, we want all of us to worship you. We pray, Lord, that you could lead your congregation into your presence to worship you, Lord God, without hesitation or reservation. And then, for our pastor, oh Lord God, let your anointing flow in him with a double portion, with a wisdom of knowledge from your throne of fresh divine revelation, oh Lord God. This is we cry into your presence, into your throne, oh Lord God. Bless our pastor, Father. Oh God, let the word of this way to be under a powerful word of God that will be like a two-edged sword to penetrate our heart, our spirit, our soul, Lord God. Dito, Panginoon, ay magrema, Lord God. Dito, O Diyos, ay aming taglay-taglay sa araw-araw namin pamumuhay, na aming pananabikan, O Lord God. O Diyos, it is you that we could do more of you in our life and less ourselves, Lord God. Have your way, Father. Let your Holy Spirit, our counselor, our guidance, our comforter, Lord God. And all of this we pray in Jesus' name. Amen.
Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa ginawa sa tuktok ng Kalbaryo. Naligaw ang Diyos na kung saan. Your love is unconditional, everlasting, eternal. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kaguluhan, sa kabila ng mga ulos, bagyo na dumadating sa aming buhay, sinikap po na tawagin mo kami na maghubod sa iyo. Kaya masasabi namin, ikaw na ang buhay.
At mayroon tayong mga baguhan, di ba? Mayroon tayong mga baguhan. Nais ko namin tawagin yung mga baguhan at nais ko namin kayo yung warm welcome sa sandali na ito. Amen! Amen! Come on, church! Warm welcome this place! Nais namin ipadama ang pag-ibig ni Kristo. Amen! Praise the Lord, ito ang bagat ng ating kamay sa kanila.
Hallelujah. Lord God, pinasalamatan po namin, Panginoon, na pagkadala sa mga kapatid namin ito para makasama namin sa pananambahan na sa pagsalusalo ng iyong salita. Dalangin namin, O Lord, na ikaw ang lubos ng magpala ng kanilang mga buhay, maging sa mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas, Panginoon, o saan pa man bago. We also pray for their salvation, O Lord God. Inaangkin din po namin, Lord, na ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan ay patuloy po nilang mararanasan. Kaisa po namin sila sa taas, kaisa kami sa kanila, Panginoon, sa kanila po mga mitiin sa buhay. And we claim, O Lord God, na po hindi mo ipinagkait ang buktong mga anak, hindi mo rin ipagkait ang kanilang mga pangangailangan. So Lord, nakasama po na dalangin namin taglay na po nila ang katugunan ng kanilang mga pangangailangan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bless you. Po na sa mga ngiti nyo yan, nakaranas kayo ng katapatan ng pag-ibig ng Panginoon. Okay? Yes. Nais kong tawagin si Sister Rica. Mag-testify ng kanya how God is good. Amen. We are overcomer because of the blood of the Lamb. Amen. Amen. Magandang sa mga paparang habang po sa inyong lahat. Nais ko lang po magpasalamat kay Lord. Kasi 3 weeks ago, kasi last week wala tayo dito. Nung nag-church ako nung Sunday, hindi ko talaga alam kung nangyayari sa sarili ko. Masama-masama ang pagkakandang ko. For 5 days, hindi ako nakakatulog. Pagpasalamat ako kasi nag-healing si Pastor. Pagkamat hindi niya nag-lay hands, pero I believe na siya lang yung magpapasalamin sa akin. At praise the Lord, pagdating po ng bahay, nakatulog na ako, wala na yung sakit ko. Ganoon naman talaga si Lord, pag talagang kailangan mo ng kagalingan at inilapit mo sa kanya na meron kang pananalig, hindi talaga siya nag-iisip pa. Talagang pinapagaling niya. Tsaka, bagamat malungkot yung nangyari, tsaka isa pa, malungkot na yung nangyari sa amin na yung isang natitira ng matanda sa pamilya namin, ako na lang ang natitira ng matanda. Binawian ako siya ng buhay. Malungkot kasi malayo ako, hindi kami nagkita. Ganun naman palagi, pero I never asked God kung bakit hindi niya ako pinapahintulutan na makarating sa saan mang bagay na may nawala sa amin, kahit na yung anak ko. Pero hindi ako nagtanong sa kanya. Alam ko meron siyang reason kung bakit nangyayari mga bagay na gano'n. At kaya naman mga gano'n, alam niyo na, walang mahirap. Alam niyo naman sa Pilipinas, pag namatay, hindi madaling kung ano gagawin mo, last hiling pa yung aming tiyahin na gusto niyang makauwi sa aming bayan, umupo na lang ako, nag-silent prayer na lang ako kay Lord. Sabi ko, Lord, alam mo na yung kalalagayan ko, kahit yung ganang grupo, alam mo kung ilan, pero talagang wala po akong magagawa. Ayun, naiyak na nga ako kasi parang bang sabi ko, ba't gano'n parents sa rin ito tinatanong ko? Tapos pagpasok ko dun sa trabaho, sabi ng boss ko, bakit ganyan ang itsura mo, parang malungkot ka? Sabi ko, kasi yung natitira ko nalang tiyahin na siya nalang matanda sa amin, pumalaw na. Sabi niya, do you need help? Sabi ko, yes. Tapos hindi na siya nagdalawang isip, okay, I will transfer to your account. So, ayun na naman. Yes, kaya sabi ko, ano man ang sabihin ng kalaban, kasi minsan binubulungan niya ako na, kita mo, magpahinga ka na lang. Kasi tuwing isang buong isang linggo, 14 hours ka nagtatrabaho. Pero yung 14 hours,
hours na yun, kagabi, naka-ano ko ng yung sabi ng mga bisita niya, kasi three family yung bisita ng amo ko, sabi niya, saan ka nakakuha ng katulong na ganyan? Hanggang ngayong oras nandiyan, sabi niya, alam mo kasi medyo siyan. Kaya hindi siya nagre-reklamo. Paglabas ko sa labas, sabi ko, yes, Lord! Kasi at my age, hindi ko na, huwag niyo na itanong kung ilang taon ako. At my, fix na yun sa 41. Akala ko yung pag, sabi ko yung dunggulin ko dito, pero may nakakapansin pala ng aking humility ba? Tuwa talaga ako kay, kung ano talagang nagpapasalamat ako, lalo't higit sa aming pastor na matyaga talaga, kahit nagbabang kumakulit, talagang hindi siya tumitigil para matuto tayong lahat. Kaya nagpapasalamat, binabalik ko po lahat ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Talaga ang mabuti ng ating Panginoon at tapat siya. Amen. Dahil sabi na doon sa Romans 8:28, all things work for good for those who love God. Amen. At tayo yung pabangnais sa last one. Okay? Ano tayo ngayon? ABC, accurate, brave, and Christ-centered. Alright? Okay. Sino pa? Mr. Joy. Parang walang kumatagaw eh. Kamusta po lahat? Beautiful and handsome. Ay, gusto ko lang po pasalamat sa Lord. Hindi po siya mahaba, okay? Nung trabaho po ko sa Guildford, nung pabalik po dito sa London, yung po Riot, di ba meron po nung last 2 weeks ago yata, yung Monday po, eh, yung naisipan ng mga tao na gulit is yung sa Clapham Junction. Doon po nila eh, yung mga tao, grabe. Eh, eksakto naman po nung nag-riot, nandun yung po ko. Kaya nung pabalabas po lang yung station, akala ko yung mga police nandun lang for inspection. Yun lang pala, nandun na pala yung police doon. So lumabas ako sa train station na may tao, takbuhan mga tao. Eh, tinawag ko ngayon si Papa kasi yung puso ko, lubog-lubog. Yung kinakabahan po ako. So, yun. Sa awan ng Diyos, hindi naman po ako sinaktan. Wala naman po nangyari sa akin. In-advise sa akin si Papa, ni Papa kung anong dapat na gawin ko. Pumunta po sa ibang... So, instead na kumi ko yung bus, nagpina lang ako magpuntang Patni. Tapos, ayun, everything na tapos after that na kita sa pwede na mama kasi balasin ko sa mama. So yun, nagpapasalamat lang ako dahil lang yung protection po ni Lord ay hindi nawawala sa akin. So yun. Sorry po, naalala ko siya. Ito na naman po. Galing na naman po ko sa Clapham. Galing po ko dun sa trabaho ko po. So, yung pong train kasi papunta siya ng Guildford and then Woking, tapos papunta ng Clapham Junction, tapos papunta ng London Waterloo. Eh, yung sinakyan ko pong train, papuntang Guildford, nag-stop siya sa Woking, tapos diretso siya sa London Waterloo. So, hindi siya mag-stop sa Clapham Junction. Sabi ko, so nung nag-stop sa Woking, akala ko, diretso siya sa Clapham Junction. Yung pala, hindi. So, and pray ako, Lord. Anak niyo po. Dineclare ko po na yung righteousness yung binigay sa atin ng Lord dahil sa ating Panginoon. So, inisip ko, paano yan? Dadalitsa ako sa London Waterloo instead of Clapham Junction. Eh, paano yung ticket ko? Hindi ako makakalabas. So, pinag-pray ko, eh, sa awa po ng Lord, nasiraan po yung train. Nag-stop po siya sa isang place na pwede akong kumuha ng ibang train para papunta ko akong junction. Ngayon na pa sa ating buhay, Lord, na-sinaan ko yung train. Nakakarating po ko sa akong junction without worry. Ngayon na pa po sa akong junction. Ganun katindi ang pandinig ng Lord sa atin. Amen? Amen. Na talagang tinutuo niya ang kanyang tenga sa mga righteous. At napakabuti dahil without our knowing, God will make a way.
when there seems to be no way. Amen? Dahil hindi talaga hindi yung pray, pero talaga God made a way talaga na si Joy ay huwag mapahaba o mapatagalan sa biyahe niya. At nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Sister Che upang mag-testify ka. O sige, Ate Bing, tawagin ko sa si Che para mag-pray. Pero halika dito. Din ni Lord yung family ko. Kasi nung last, mga 3 weeks ago, nung namatay yung tiyahin ko. So, naglamay yung mga kapatid ko doon. Tapos may mga away-away ba. Yung tiyahin ko walang anak. So, maraming gustong mag-tira sa bahay nila. Yung mga sa mga pagulo-gulo, sa halip na magkaayos ang family, naghari sila, nagkuha sila ng tawag nila RPA, WP. So, doon sila, tapos parang pinagkakainitan nila yung isa kong kapatid. Kasi yun ang kapatid ko isa, nakaalam na yung mga, yun na lang sa akin ang tiyahin ko, ay sabi ko, okay na sa akin yung pabayaran, basta make sure na yung pera sa kanya talaga sa tiyan na punta. Kasi nung marunong mga mag-ano naman, kasi nung araw, kami naman doon nakatira sa kanila, sila halos nagbubuhay sa amin. So, sabi ko, walang sa akin yun. Kasi nalalaman ko na huli na yung nalahati sa akin yung napaano sa kanya. Kasi grabe sa mga padala. Yung panghuli, yung pala yung hanap yung kasatiya. Nabulsa ng mga nakatirado. Tataka ka. Ano nangyayari yun? Sabi ko. So pinagkakaitita nila yung kapatid ko. Ngayon, nung naglalamay sila, kaya pala nagano'n sila, gusto nilang lasingin yung kapatid ko. Sabi niya, hindi ako pwede magulo kasi mag-drive ako. Yeah, ah, bakit? Talaga bang mahirap sa kanya? Hindi naman, talaga kaya ko lang kontrol. So, nang umuwi lang sila ng madaling araw, hindi magpakalido itong mga ate, pag-alis na umalis din daw. Ngayon pala, nung nagtatakaday yung kapatid ko, pag nagdadrive daw siya, pag napatusan ng gasolina, parang hindi makahata. Kahit tamang-tama, dumating talaga sila sa aming bayan na niliko na sila doon parihatid na lang yung pinsan namin isa na kasakay. Ngayon ay, ano na, nagbabalisa na yung mga RPA na yun kasi yung pinsan na ni isa, kapatid nung kakampi din sa RPA. So ngayon, nagtaka din kinabukasan, hindi na natin yung pinsan namin hanggang doon sa bahay na magbanda ang sasakyan ng RPA. Tapos nung kinabukasan, doon na sa mekaniko, sabi ng mekaniko, balak yun, tinusukan yung dilid na sasakyan, balak tusukin yung brake fluid, yung tubo ng fluid, brake fluid. So ang natamaan, mayroon yung tubo ng sa gasolina. So, nagtataka sila na, ano na, ganun nga, gustong, ano eh, na nakasakay kayo ng isang pinsan, balisa sila. So, ang balak pala yung sa family ko, mga kapatid ko, nung nakasakay. So, praise God na talagang hindi tinama ni Lord na, hindi na pinayagan ni Lord na mangyari yun. Dahil kung ang brake fluid na, tubo ng brake fluid ang natamaan, hindi sila makapag, ano lang, brake, mawala ng brake. Eh, ang mga kaman din may parusong paakyat. So, nagpapasalamat kay Lord paano niya niyatan din yung family ko sa buhay natin. Dahil sabi ko nga, yung panalangin natin every Saturday at kalaking tulong sa family ng members ng God Most High sa ating mga opinion. So, labi lang, pagkinapitlay sa Diyos sa family. So, purihin ko ang Panginoon sa para care niya sa family ko natin. Thank you, Lord. Sa Diyos ko ang papuri. Pasasayangan. Amen. Tunay na pag may isang mananampalataya, nandun po yung iligtas niya ang ating buong sambahayan. Amen. Hindi po yun sa salvation, ito yung divine protection ng ating Panginoon na ang ating sambahayan ay kanyang pagkaingatan. At patuloy din po sa ating pagbibigay, isa din po yun na iniingatan ng Lord ang ating mga household. At ipanalangin po ni Sister Che. Itaas po natin yung ating mga tithes and offerings. Naniwala po ba kayo na pagbibigay ay ito ay nakakatulong sa araw-araw na sa ating pamumuhay? Yung kinikita natin ay dapat ibabalik natin kay Lord kasi doon niya binabalik ng doble yung binibigay natin sa kanya. Amen. So, kahit ito, kahit marami ang nabala sa akin. So, ngayon, doon ko na-realize na
ibabalik ni Lord yung nawawala ko. So, kasi nga yung nangyari sa akin na na-snatch yung bag ko, aksidente muna, natala ko lahat ng akin ha. Hindi naman marami so. Pero malaking bagay, malaking tulong ko yun sa, kung sa Pilipinas ko ha, pinadala. So, ngayon ha, sabi nga, sabi nga, kasi hindi ako faithful sa tides, inaamin ko ngayon, kaya siguro binawi ni Lord yan, kasi, yun nga, pero ngayon nga, ibibigay ko na po lahat ng 10% ko yung tides ko, kasi, chinalis niya ako. Doon niya ako tinest na yun, kailangan mong ganito. Kailangan ka nga maging faithful. Amen po ba? So, yun. Ako sino man po yung magbigay ng bukal sa kalooban niya, papalalangin po natin. Hallelujah, Lord God. Praying ka, O Lord Jesus. Alam po namin, Lord, na wala kaming magagawa, O Lord, kung hindi ka kasama sa aming buhay, O Lord. Kayo, Lord, pinabalik po namin ang aming tithes and offering, O Lord God, na ikaw po, Lord, ang mapadami nito, O Lord God. Ikaw po ang magbigay, Lord, ng mga blessings, O Lord God, sa aming mga health, sa aming mga family, O Lord God, sa aming mga problema, O Lord, na ikaw lamang ang makaka- lutas nito, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, papalain po ang mga tao, Lord, magbigay nito, O Lord God, na magagamit po nila, Lord, sa araw-araw na pamumuhay, O Lord God. Hallelujah.
God, His promises won't let go of me. Amen. Sa mundong ito, maraming pakulo. Maraming, talagang kung nandito ka sa London, makakaata ka talaga if you don't have any God. If you are having struggle, a lot of things na dapat yung iba. But God is good. What He promised, what I listened to this, what I listened to His words, that what He promised, and I believe, at lahat po yun ay nangyayari. Amen. And do you believe the promises of God ay totoo? Thank you.
Truly indeed, the promise of the Lord will not go away. Amen. Amen. You know what? He is Lord. And He says in His word, He will going to come back again. That's what we're doing here. We're waiting for Him. Are we? We're not here for nothing. We have a Savior who is going to come back again. And that is the blessed hope of the Christian. Amen? Amen. Let's sing it, church. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Glory to me. Let's go to Christmas. How much you have been there. Blessed
again. Amen. We need that. Hallelujah, Lord Jesus. And we want to enjoy your presence at this very moment, Lord. But whatever the things going on, we bind this in the name of Jesus. We bind and we rebuke all the power of darkness to intervene in this fellowship. And you, Satan, 2011 ago, you are being loosed, you are being defeated in the cross. And Jesus came, cut off your hands at this very moment in the name of Jesus. Go on, depart. We receive you. In Jesus' name, go. In Jesus' name, in the name of Jesus, the name above all names. And Lord, we build your throne, Lord. We want to enjoy your habitation in your presence. For you are so wonderful and marvelous. Thank you.
na natin po sa mga Pilipino, hindi maganda kung galing yun. Pero sa ibang bagay,
sa ibang lahi, hindi nila kaya. Parang kapwa Pilipino lang ang pinuboli. Tama po yan. Kaya ko po ito sinasabi, kasi nga, there is an expression that says, sa Pilipinas lang ito, na nakagaya nga minsan ng karanasan ko na mayroon kaming sa kilkil assistant na itim na taas-taasan ako ng boses, gagawin niya akong sinungaling, hindi sumusunod sa akin. Sa Pilipinas lang yun. Ano ko lang sa isip ko lang yun, ha? Sa Pilipinas lang ito, idadagdag ko na sa ito pang bisal ko yan. Yun nga lang kasi, nung sa Pilipinas naman, ano nga dito ako, nagkaroon ako ng ganyang mentality ba na kung nasa Pilipinas lang ginawa yon, may kalalagyan na sila. Salamat sa Lord, nung nasa Pilipinas ako, wala naman akong kalokohang ginawa. Kung mga, nasa isip lang natin yung mga bagay na yun ba? Kaya ko lang itong minimension kasi parabagang, hindi lang parabagang, ang mga pananalitang ito ay nag-indicates ng territory. Nasusunod. Parabagang, palinghasa kasi, dayuhan tayo, o kahit sabihin mo mang British passport or British citizen ka na, pero yung ilong natin hindi pa rin nagbaba. Sarili ko na nga, pinapatamaan ko eh. Hindi ko talaga tayo taga rito. Wala pwedeng magbago niyan. Ni kahit yung mga Pilipino na ang anak nila lumalaki dito, kahit sabihin pa nila, hindi ako nakaintindi ng Tagalog, it's so hard for me, excuse me na. Hindi nila ma-deny yung dugo nila, Pilipino pa rin. Dayuhan pa rin tayo sa bansang ito. Ang turing ng mga, kahit sabihin nila ang London multiracial, ang turing ng mga puti, lalo na sa countryside, dayuhan ka pa rin, hindi ka taga rito. Amen. So hindi natin teritoryo ang bansang ito. Amen. Kaya siguro kayong ibang tao, pag umuwi Pilipinas, bumabawi ano? Okay, so gusto kong bigyan pansin sa inyo sa topic na ito that God has given us a territory or kingdom for us to rule with authority. Hindi man natin teritoryo, hindi man natin kinagislang bansa ang bansang London o ang bansang England, hindi pala bansang London, sorry. Mayroong teritory na ibinigay ang Lord na hindi lang UK ang sakop, kundi ang buong mundo, teritoryo natin. Amen! Amen! Bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya sa kanyang kingdom, hindi ka pwedeng pakialaman ni Satanas kasi teritoryo natin ang mundong ito. Amen! Amen! Mayroong kasabihan sa Bisaya na sabi nila, haod sa silong. Para baga, ang tapang mo kapag teritoryo mo. Kaya, nasabi nila, huwag kang magkamaling dumayo sa lugar ko kasi ang lugar ko, teritoryo ko. Dapat pananalitaan natin sa demonyo at kay Satanas, huwag niyang pakikialaman ang mundo kasi teritoryo natin ito. Amen! Amen! Ganyan dapat ang mga pananalita ng believers sa kingdom ng Lord. Amen. Kung naiintindihan lang natin ng gusto. So, doon sa mga hindi nakakaintindi, ipapaintindi ko. Doon sa nakakaintindi, ipaliwanag niyo sa hindi pa nakaintindi para wala na akong gagawin. Okay, so ang aim natin sa topic na ito is for us to understand why Christ cursed the fig tree. Bakit nga ba niya sinumpa yung punong ng igos? Okay, walang bunga. Mamaya, titingnan pa natin yung ibang reason. Isa pang aim, ano? Walang bunga, wala? Silbi. Walang silbi. Mayroon namang mga puno siguro, pero wala akong naririnig na puno ng igos ginawang lumber. Hindi siya pang kahoy na gagaya niya. Ang puno ng igos ay itinatanim siya dahil sa bunga niya. Pero lang siguro sa punok ng nara, wala naman akong nakita. Saan ka pupunta? Mamimitas ng bunga ng nara. Ang nara, talagang inano yun, pang number yun. Nakukuha niyo ang punto ko.
So, hindi ako sure kung may puno ng igos na ginagawang lamer. Parang traitors for those man lang. Kaya doon sa walang silbi, it makes sense, pero hindi yun ang tumbok na point. Okay, pangalawa nating A is for us to use our God-given authority. Amen ba? Amen. Alam niyo, may mentality sa Pilipinas na para pagang ang ekonomiya sa bansang Pilipinas ay inaasa sa presidente. Tama ba? Pero ano magagawa ng presidente kung ang mamamayan ay hindi sumusuporta sa presidente? Hindi binibigyan ng pagkakataon. May mga pagkakataon yung ibang tao pag sila naman nakaupo kung ano ang ginagawa ng pinipinta sa nila ay sila din ang siya din naman ginagawa. Ang gusto kong sabihin dito is madalas lumabas sa bibig natin yung pananalita na kung ako lang ang presidente, kung ako lang ang gobernador, kung ako lang ang congressman, kung bibigyan ako ng pagkakataon, ganito ang gagawin ko. Pero sa totoo lang, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na maging presidente, pero binibigyan tayo ng pagkakataon na gamitin yung authority natin para pamahalaan ang mundo. Ganito tanong ko, yung riot, pwede ba namin ipagbawal dapat yun? Yung riot? Pwede? Pwede i-control. Pwede i-control. I mean, kung naibawag sana ng panalangin ng gusto, hindi sana nangyari yun. Kaya nangyari yun kasi hindi na ipagbawal. I-explain ko pa yan mamaya. Okay, so meron ako ilang punto. Una, balik tayo doon sa tanong, why did Jesus curse the fig tree? Sabi dito, walang bunga. Sabi dito, walang silbi. Mamaya. Ano pa? Maliban sa walang bunga, una, si Jesus ay nagutom. Alam niyo, may mga tao na ang haba ng pasensya nila, pero pagkakataon na nagutom sila, huwag kang magbiro-biro, huwag kang pasaway, kasi gutom niyan. Ang bilis magalit niyan. Nangangagat. Irritable, nangangagat. Parang ang hirap naman ata kapag taong galit, gutom, nangangagat. Para kang si Tyson yan, nangangagat. Okay. So, until now, Jesus is still hungry for our fruit. Agree ba kayo? Amen. Agree ba? Amen. Okay, dahil hindi naman lahat matagal na nakaka-attend, may mga marami din baguhan, i-explain ko ito ulit. Ang fruit na hinahanap ko ni Jesus, sabi sa John chapter 4, verse 34, Jesus said to them, my fruit is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So ang pagkaandap ni Jesus ay sundin ang kalooban ng Ama at tapusin ang kanyang ipinapagawa. Sa mga katuwid, kung mayroong hinahanap si Jesus na bunga sa atin, nung tayo, ito yung tayo ay natutong sumunod sa kalooban ng Diyos. Tama ba ako? Tama ba? So kung mayroong mang kinagutuman si Jesus Christ sa atin, yung ito yung pagka nung natuto tayong sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Walang doubt yan. Baka mag-isip pa kayo, ano kayang bunga? Bungang araw kaya? Mabuti pa yung bungang araw kahit walang puno na ibubunga, ano? Okay, pangalawa, it was full of leaves but there was no fruit in it. Masama ba magkaroon ng dahon? Ang masama, alin? Walang bunga. Maraming dahon, walang bunga. Hindi masama ang marami kang dahon, at least marami ka rin bunga. Para magang si Miguelas, kung walang dahon, wala na rin sanang bunga. Kaysa puro dahon, walang bunga. Nakukuha niyo? Okay. Okay. Gamit mo na tayo ng camera. Ito yung dinamita ng ano, long distance, 300 mm. Yan ang puno ng igos. Nakikita nyo? Amen. Gamitin na natin lang, i-focus natin ng konti. Ito yung puno ng igos na may bunga. Taasan natin yung aperture. Eh, hinot ito. May masyado lang kasing light. So, sa malayo, ito yung nakita ni Jesus Christ, maraming dahon.
hindi nga nakita itong bunga kasi dahon na. Nasusundan. Nasusundan. Okay, so, hindi masama sana kung puro na maraming dahon, pag nilapitan mo, may bunga. Maliwanag. Eh, anong ibig sabihin ng dahon, Pastor? Ang dahon, ito po yung nakikita ng tao. Leaves represents the outward appearance or the our visibility to people. Ito yung nakikita nila na makilanlan kang taga-God Most High, makilanlan kang naglilingkod sa Diyos, makilanlan kang Kristiyano, dahon lang yun. Nung ako ay makilalang pastor, dahon lang yun. Hindi masama maging pastor, hindi masama ang dahon. Ang problema nito, kung puro lang ako dakda, wala akong ginagawa. Alam niyo po ba na ang taas ng expectation o ang taas ng reputasyon ng mga pastor na kapag hindi na met na tao yung kanilang expectation sa pastor, disappointed agad. Ganun din sa inyo. Mataas ang tingin ng mundo sa atin kasi mga Kristiyano tayo. Dapat maturingan tayong naiiba kaysa iba. Tapos ang pag-uugali mo pala, pag-uugali natin ay pare-pareho lang, naging Kristiyano ka pa. Amen. Nakukuha niyo ang punto ko. So dito papasok na puro ka pala dahon, pero wala kang bunga. Wala kong tinutukoy. Nasusundan ba? Nasusundan. Kasi hindi po lahat ng pastor, hindi lahat ng naglilingkod sa Lord, hindi lahat ng umaatid ng church ay makikitaan mo ng bunga. Bakit ko masabi yan? Kasi sabi ng Lord sa Matthew 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yan lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Eh marami nagsabi, Lord, nagharal kami, nagpalayas kami ng demonyo. Sabi ni Jesus, lumayon kayo, hindi ko kayo kilala, mapaggawa ng masama. So maliwanag, hindi lahat ng may dahon ay may bunga. Yes. Yes. Maliwanag. Okay, fruits refers to our productivity in the eyes of God. Nasusundan ba? Amen. Hindi ko matandaan kung, mayroon. Yung kinikwento ng bisita ni Misu sa stage. Meron siyang sinasabi na mag-prepare ng mga kagamitan para sa operating room. Sabi niya, ang nagagawa niya, na-prepare niya na trolley ay 10. Yung itim daw na puro reklamo, sila pa yung matatapang, pati amoy na siguro matapang na rin, mukha matapang na rin. Dalawa lang ang nagagawa. So, itong Pinoy na ito, napaka-productive compared doon sa ite. Hindi naman tayo nag-discriminate sa kanila, pero yan ang katotohanan, di ba? Amen. Amen ba? Pero, ang gusto ko sabihin dito, ito isa pang example. Anong feeling mo, ikaw ang may-ari ng, halimbawa, sapatosan na lang sa Marikina, gumastos ka ng ilang milyon, tapos, anong produkto natin? Eh, ito, kukunti lang eh. Nung nabinta, naka 30,000. Hallelujah! Lugi! Gumastos ka ng napakalaki, walang produkto, lugi! Ganun din, ka-productivity or fruit na sa ating buhay espiritual, ito yung natutunan natin sundin ang kalooban ng Diyos. Kaysa naman, ang tagal-tagal mo nang nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka natutong sumunod, ibang usapan yan. Amin ba? Parang ibang reaction niya. O, tinatamaan na po. Nga, pasan eh. Okay. God expects especially those with leaves to be fruitful at the same time. Kaya pala niya sinusumpa yung punong ng igos na maraming dahon kasi ini-expect niya kapag marami kang dahon, dapat marami kang bunga. Amen. Amen. Okay, maiintindihan ko kung may mga taga-mundo hindi umaatin ng church, mga reklamador, mga palaaway, mga palachismis. Naiintindihan ko, hindi sila nakakilala sa Lord. Ang nakakahiya kung lingkod kang naturingan ng Lord pero wala kang pagkaiba, ikaw pa yung nangunguna ng away, ikaw pa yung pinagagalingan ng chismis. Naku, nakakahiya, hindi ka
pagsikot na ni personal hanggat maaari na personal kong pagkakamali ang ipinapakita ko sa inyo, pero ang gusto kong sabihin, yan ang katotohanan, walang personalan. Amin ba? Okay, to be full of lips and fruitless is deceiving. Hypocrisy. Bakit kasi, pagbabalat kayo yun, marami kang dahon, ito yung nakikita ng tao, pero noong makilala mo siya, ay, sana hindi na kita nakilala. Aleluya! Kristiyano, tapos ganun ang marinig. Ay, yan si ano, sana hindi ko na nakilala yan. Ang saya-saya ng buhay ko, pero nang nakilala ko, ang gulo-gulo. Masaklap yun. Para bagang nag-acquire ka, nag-acquire ka ng virus sa buhay mo. Nung mula nung na-virus ang buhay mo, naku, nagkandaloko-loko na yung mga programs ng buhay mo. Okay, pangatlo, it was not the season for peace. Hindi na ang napapanahon ng igos noon. Tinanggap ba ni Jesus na excuse yun? Okay. So, hindi po niya tinanggap, hindi sinabi ng Biblia, naiintindihan ni Jesus na hindi napapanahon ng pamumunga ng igos. Ang sinabi niya, from now, no one will eat from your fruit ever. Hindi ka na mamumunga. In other words, mamamatay ka. Hallelujah. Imagine mo na lang kung ang pagsunod ko sa kalooban ng Diyos ay napapanahon. Anong araw ngayon? Ang Linggo, mabait si Pastor Edmond ngayon kasi may Sunday service. Sa Tuesday, mabait si Pastor Edmond kasi may Bible study. Sa Saturday, may intercession, may practice ang choir, mabait si Pastor Edmond. Lunes, off siya, ay walang hiyang tao na yan. Gustong sabihin ng napapanahon. Okay, hindi tayo lalayo. Maraming Kristiyano, maraming tao, ang bait-bait nila sa loob ng church. Sunday kasi. Paano yung Monday to Saturday? Hindi ine-expect ng Lord na mamunga ka tuwing Sunday lang. Ine-expect ng Lord kapag hinanapan ka ng bunga, mayroon kang bunga, hindi ng dahon. Amen ba? Pero sa totoo lang, kung suriin natin isa-isa yung mga sarili natin, fruitful ba tayo sa lahat ng oras? No. At least umangin kayo. Kasi kung hindi tayo magkaroon ng kamulatan, ano ang babaguhin natin? Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos kasi sabi ng John chapter 15 verse 3, nililinis tayo ng salitang pahatid niya sa atin. At least, para ka lang, sino ba yung mama ni Pacquiao? Tunisia. Ha? Tunisia. So at least masabi mo, now I know. Now, Bisaya, now I know. Nakukuha niyo ang punto ko? Amen. Okay, so God does not accept compromise. He doesn't want us to be seasonal. He expects us to be fruitful all the time. Amen. Naging example ko na lang na nga ito nakaraan na ano na lang ang mentality mo kung ang mister mo sa loob ng 365 days mayroon siyang isang araw na inilaan para mambabae. Siguro sa 364 days na dapat hindi siya mambabae, hindi ka mapakali, baka yun yung araw na unfaithful siya. Kasi seasonal eh. Nakukuha niyo ang punto ko? Amen. Yes. Okay. After a period of hearing His word, we should have been fruitful. Isa pang isa illustration pagdating ng seasonal, taon-taon nag-a-attempt si Mrs. magtanim ng kamatis, magtanim ng kalabasa. Inagahan niya itong taon na ito. Sa awa ng Diyos, yung kalabasang tinanim niya, nakapamulaklak. Gilig kami ng gilig, namamatay.
buhay pa rin kasi taglamig na. Seasonal kasi. Nakukuha niyo ang punto ko. Yung kamatis niya, nakapanungan ng konti, sana kahit makatatlong bunga man lang kami ng kamatis, mapakinabangan namin. Pero may mga puno na hindi nagsusurvive ng taglamig. May mga puno naman o mga tanim na kahit anong season, pwede sila. Ang gustong sabihin ng Bibliyan dyan, ni kahit taglamig, ni kahit taginit, ni kahit winter man, ni kahit taggalagas man, autumn man, ang bunga natin na nangihit pa rin. Amen. Amen. Salamat lang ako, hindi nyo nakalimutan kumalat pa. Pangalawa, tingnan natin ang response ni Jesus doon sa hindi pamumunga ng puno ng igos. Nalaman nga natin that he cursed it by saying, let no one eat fruit from you ever again. Nangyari, as a result, the fig tree dried up from the roots. Sabi ng verse 20 ng ating binasa, pero sa Mark chapter 11 or Matthew chapter 29 verse 19, hindi po kinabukasan napansin na nanagpa yung puno ng igos, kundi sabi ng Matthew 21:19, immediately the fig tree withered away. Nasusundan ba? Mas maganda, maganda kayang eksena yun o hindi? Hindi. So when Jesus or when God cursed a tree, a nation and or a person, it is under curse. Yes ba? Amen. How come we ignore His curse on tithes? Anong personalan na naman? Nagkukuha niya ang punto ko. Paano napunta ng pastor? Kasi nga, kung kinurse niya ang puno ng igos na nanta, dapat matakot tayo at kukurse ng Lord. Kung ang isang bansa, sinasabi ng Bible na under curse ng Lord, mangangamuti ang bansa na yun. Kaya nga kahit anong sabi nila na mayaman ang bansang UK, ang bansang England, for your information, ang utang ng UK ay 1.1 trillion pounds. Hindi ko alam kung saan nila inutang yon, pero hindi sa akin. Malakay chapter 3 verse 9, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Basahin ko na naman uli, baka sakalit sa pagkakataong ito, tumanag na. Malakay chapter 3 verse 10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake so that he will not destroy the fruit of your ground. Part ng pag-iingat ng Lord na i-rebuke niya. Babantayan niya, he will make sure na walang makikialam doon sa pananalapit mo. Amen. Bigyan ko kayo ng illustration na sabi ko, ipinagmamalaki ko, hindi po ako mayaman when it comes to pounds, pero ipinagmamalaki ko, pinagpapala ako ng Lord. Amen. Amen. Apa? Hindi naman sa pagkukumpara, hindi nyo masabing hindi ako pinagpala. Baka kung kayo yung nasa katayuan ko, ah grabe, siguro ba sa salamat nyo, ano? Hindi niya nangangahulugan, hindi ako nagpapasalamat sa Lord. Nakukuha niyo ang punto ko? Amin ba? Isang example pa. May mga tao na nakakalungkot ng isipin. Okay, kahit banggitin ko. May kilala ako sa States, hindi ko na lang banggitin kung sino. Ang tagal-tagal na sa States, naka 19 years na after ng mortgage niya, kaso lang, hindi siya binigyan ng wisdom ng Lord, ang ginawa niya sa mortgage niya, panay remortgage. Nakukuha niyo ba ang idea ng remortgage? Yes. Bigyan ko kayo ng idea. Ang remortgage, kung ang value ng bahay mo ay 200, tapos ang balance mo sa banko ay 150, kapag
mo ngayon, ang utang mo pa rin sa bangko ay 150, kinuha mo na yung 50,000. Equity mo na yon. Yun ang reward gauge. So yung balance mo, nanatiling the same, pero yung bahay mo, patagal na patagal yung taon, ganun pa rin ang balance mo. Nangyari ngayon, naabutan ng recession, yung balance sa bangko ng utang niya, the same, narinata yung bahay. Hallelujah! Makita mo lang yung bahay, ikaw mahihinayang na na-repossess yung bahay. Na kahit yung mama ko, hindi makapagprito ng tuyo kasi mangamoy yung bahay. Hallelujah! Ganyan kamahal yung bahay. Nakukuha niyo ba ang punto ko? Kung nandoon ang pag-iingat ng Diyos, hindi sana ma-repossess. Hindi ko sinasabing kasalanan niya, pero hindi ko rin masabing sinamahan siya ng Diyos. Nakukuha niyo po ba ito? Pero mo, after magkulang-kulang 20 years na sa stage, nag-umpisa rin mangungupahan. Hallelujah! After ka makatikim ng napakalaking bahay, maybe 4 or 5 bedrooms, makatikim ka na ng sarili mong bahay, mag-umpisa ka mangupahan, hindi ganun kadali yun. Mahirap! Sanay ka lang magpapako ng dingding. Mangupahan ka uli, naku, hindi ganun kadali. Ganyan ang isa sa mga example na kapag hindi ka iningatan ng Lord, kapag nasa curse ka, all of a sudden, yung pinagmamalaki mo, pwedeng mawala. Okay, so, okay, isa pang example. Sa Acts chapter 5, kilala niyo ba si Sapera? Si Sapera po, mukhang pera. Acts chapter 5, verse 1, but a certain man named Ananias with Sapera his wife, sold a possession. Anong nangyari? Verse 2, and he kept back part of the proceeds. His wife also being aware of it and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Verse 3, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and give back part of the price of the land for yourself? Verse 4, while it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Guess what happened? Okay? Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last, so great fear came upon all those who heard these things. Matindi ano? Nagsinungaling lang, biglang pumantay yung paa, hindi na naghintay ng bulate, todas na. Pero pastor, bakit ngayon, maraming tao hindi nagtatays, nangangako, hindi naman natutupad, hindi natutugas. Hindi ka napapanahon. Hindi pa napapanahon. Kanya-kanya din yan. Maaring pwede kong tanggapin dyan yung sinasabi nila na by the grace of the Lord. Amen. 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 Ang kaso lang, the greater the glory, the greater the judgment. Nangyari, hindi namatay kasi walang glory. The greater the glory, the greater the judgment. No glory, no judgment. Nasusundan. Nasusunod. Grabe kasi ang glory ng Lord sa Book of Acts na madaanan lang ng alino, gumagaling. Mapatungan ng kamay, mapatungan ng panyo, mapatungan ng langis, gumagaling. Ngayon, ilang linggo, ilang taon na pinagpipray, hindi gumagaling. Ah, the greater the glory, the greater the judgment. No judgment, no glory. Hindi nga natutudas, pero hindi mo maranasan yung glory ng Lord. Yes. Yes. Ito din sinasabi ni sister. Judgment delayed is not judgment denied. Hindi pa napapanahon. Darating din niya. Amen ba? So, sabi ko nga, madalas ko nga
Testament, ang daming-daming taong reklamador, kinakain ng lupa. Tinutuklaw ng ahas. Salamat na lang ngayon, ano? Ang daming reklamador na Kristiyano, pero hindi tinutuklaw ng ahas. Wala ng ahas. Diba, sir? Don, inlang wala ng ahas. Ang gusto kong sabihin dyan, maraming tao hindi sumusunod, especially doon sa sinasabi ng Lord na I will curse you even the whole nation, pero hindi ka natutudas, pero hindi ka makaranas ng glory ng Lord. Amen. 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 Okay? Lesson. Sabi ng Lord, nung sinabi ni Peter remembering what Jesus said to him, Rabbi, look, the fig tree which he cursed has withered away. Namayapa, natuyo, nalanta. Bakit ikaw or... Kung grace ng Lord na hindi ka natuyo, hindi ka nalanta ngayon, dapat matuto ka na. Okay? Jesus answered to them, have faith in God. Amen. Isa sa mga reason kung bakit hindi lahat ng Kristiyano ay nakapagkaloob, nakapagbalik ng kanilang tithe sa Lord is fear. Why fear? Paano na lang ang budget ko? Paano na lang yung ipapadala kong tuition? Paano na lang ang pambayad ko ng bahay? Sabi ni Elijah doon sa babaeng balo, do as you say, but do not fear. Pakainin muna si Elijah. Amen. Hindi ako yon. Elijah yung lingkod ng Lord. Nasusundan. Amen. So, huwag kang matakot, have faith in God, kasi kapag sinasabi mo na hindi ka nakapagbigay ng tithes dahil sa circumstances mo, ang circumstances mo ang nagkukontrol sa'yo. Yes. Hindi ikaw ang nagkukontrol ng circumstances mo. Yes. Ang taong hindi kinukontrol ng kanyang circumstances, kahit gipit yung budget niya, kahit gipit yung pera niya, inuuna niya ang para sa Lord para ipakita na hindi siya kontrolado ng circumstances niya. Hindi takot mawalan. Why? Bakit sabi ng Lord, subukan niyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit para ibuhos ang masakal ng biyaya. Pag hindi ka naniniwala noon, parang sinasabi mo, hindi naman gagawin ng Diyos yan. Ang pinaniniwalaan mo, yung kasinungalingan ni Satanas na mawawalan ka. Hindi mo pinanindigan yung salita ng Diyos, magbigay ka at ibabalik, hustong tapal, siksik, ligli, at umahapal. Amen. Amen. So have faith in God. Amen. 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 Okay. He told them with assurance that whoever says to these mountains, be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart, but believe that those things that he says will be done, he will have whatever he says. Amen ba? Pag sinasabi whatever he says, bunga ito na alam mo bilang anak ng Diyos, bilang citizen sa kanyang kingdom, you have the rights and privileges. Hindi ka mag-aatubili kasi kailangan mo lalapit ka sa tatay mo. Amen. 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 Pero kung ang paghingi mo, sabi ko nga, kung ang panalangin mo ay masyadong makasarili, Lord, bigyan mo naman ako kahit pampisyon lang ng anak ko. Lord, bigyan mo man ako, pagpalain mo ako, kahit pambayad na lang ng utang ko. Masyado ka namang kuripot humingi sa Lord. Ephesians chapter 3 verse 20, God can do beyond what our minds could imagine. Amen. Okay, linawin ko sa inyo, although yun pa rin ang sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 20. Ganito po ang magagawa ng ating Diyos. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask
itinaas. Higit pa, umaapaw pa, lumalamang sa kaya mong isipin at kaya mong pilingin ang magagawa ng Diyos. Amen. Ang tanong, sumampalataya ka ba? Amen! Okay? Isa pa, this is a figure of speech which refers to problems, difficulties, hardships, or impediments. Baka naman pupunta kayo doon sa countryside, pupunta kayo doon sa bundok-bundok, at susubukan mo, bundok sa pangalan ni Jesus, lipat ka sa dagat, aleluya! Kaninong church ka umaatin? Kay Pastor Edmond, yung topic niya last Sunday. Aleluya! Ang tinutukoy po dyan, kabundok man yung problema mo, kabundok man yung bigat na dinadala mo, kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, kaya mong pagtagumpay ang lahat yan. Amen. Kung tutuusin, ang haba o ang taas ng bundok, ang bigat na bundok ng dala mo ay nakasalalayan dahil sa laki ng faith mo. Amen. Kasi sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi ka susubukin ng Diyos sa bagay na hindi mo kaya. Kung sinubok ka ng Diyos, nangangahulugan yan, capacity mo yan, gaano kabigat ang kaya mong dalhin. Amen. Sakaling man dumating yung time na hindi mo nakayanan yung kaya mo dapat dalhin, sabi nga ng Footprints in the Sand, nagtatanong siya sa Lord kasi sa panahon na maganda ang pangyayari, dalawa yung yapak na nakikita niya. Sa panahon na may problema siya, isang yapak lang ang nakikita niya. Sabi niya, Lord, bakit mo ako iniiwan sa panahon na lalo kitang kinakailangan? Sabi ng Lord, nagkamali ka kasi sa panahon na yan, karga-karga na kita. Na sa harapan mo, parang pigilan ang paglilingkod mo, kaya mo yun. Makuhan mo yun. As long na hindi ka nagdadaw, kinonfess ng bibig mo, na mangyayari yung sinasabi mo, hinihingi mo, gagawin ng Lord yun. Amen. Okay, explain ko pa ng content mo niya. Going back to our dominion on earth, the earth is our territory or domain. Kaya nga sabi ng Matthew, or okay, isa pang illustration bago yung Matthew 28. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, na i-share ko na ito na Bible study kina Sister Flor at kina Brother Heidi maging sa intercession. Let no one deceive you by any means, for that day will not come. Ang tinutukoy dito ay ang pagbabalik ni Jesus Christ. Unless the falling away comes first and the man of sin is revealed. Verse 4, the son of perdition, man of sin. Verse 4, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Ang Antichrist na po ang tinutukoy dito. Ang Antichrist, laganap na po yan, sabi ng verse 6 mamaya. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. Ang Antichrist, laganap siya. Hindi lang siya makakilos. Bakit? Nandito pa yung mga Kristiyano. Nandito pa yung mga Kristiyano. Anong ginagawa ng Kristiyano? Okay, to be specific, nire-restrain natin ang Antichrist. Okay, verse 7, for the mystery of lawlessness is already at work, only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Verse 8, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Ang gusto ko pong sabihin dito, kung walang Kristiyano na nag-restrain sa Antichrist, naganap na siya kung ano-ano na ginagawa niya. But there is somebody, there is a church who restrained him. Limitado yung galaw niya. Bakit? Nakatali.
Patunayan ko rin sa inyo, Matthew chapter 18, verse 18, "Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Dapat sana, bago nag-riot, nagpagulo, ang mga Kristiyano nagkaisa, in Jesus' name, bawal ang riot sa lundon. Nangyari ang riot, walang nagbabawal. Sabi din eh. Ang masakap nito, nagra-riot na, wala ka pang ginawa. Para kang polis, para kang fireman, tinitingnan lang yung apoy doon sa kruido na hanggang maging abo yung shot. Yung mga polis naman, pinagbibintangan nila, parang in-charge nila. Kasi yung mga polis, walang ginagawa at the start. Urong sulok. So kung ikaw may authority, sabi dyan, ano man ang ipagbawal mo sa mundok ito, ipagbabawal sa heavenly realms. Nangyari yun kasi hindi ipinagbabawal. Inayaan lang. Tama? Amen. Biro nyo, hindi lang nakakakilos si Satanas kasi nakatali. Kung nakakilos siya, hindi mo tinalian. Tama ba? Amen. Okay. Authority restored. Now you know. Authority restored to us, Matthew 28:18, "And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth." So, nung sinabi niya yan sa Matthew 28:18, yung nawala ni Adan sa Genesis, nung nagkasala sila, nung nawala nila sa nang nawala nilang authority, binalik na sa atin. Mangyayari na yung Genesis 1:26, "And God created man in his own image and likeness, and God said to man, told man, go and rule over all the earth." Amen. Amen. Okay, salamat naman sa mga amen. So, in other words, we can do what he did in his name. Eh, pastor, kasi si Jesus, Diyos siya eh. Noong siya ay nag-command, noong siya ay nagsabi na, masabi mo sa bundok na ito, nalilipat sa dagat, Diyos siya hindi. Tao siya, hindi siya Diyos. Kasi kung Diyos siya, hindi siya nagutom, hindi siya nauhaw, hindi siya tutuksuin, hindi siya mananalangin. Eh kung Diyos ka, bakit ka pa mananalangin? Nakukuha niyo ba ang punto ko? Amen. So kung tao si Jesus Christ, nagagawa niya yun, magagawa din natin yun. Kasi nasa atin ang authority. Amen. Kaso lang, sabi nga sa Bisaya, marami sa atin, hawd silong lang. Pag sinabi yung hawd sa silong, parang pinanindigan mo ng authority mo kapag nasa teritoryo ka, pag nasa loob ng bahay mo, kapag sa mga anak mo. Ito, bigyan ko kayo ng illustration. Ano, mayroong pastor, sabi niya, mga kapatid, kapag kasama mo si Kristo, Romans 8:31, "If God is with us, who can be against us?" Sabi niya, pagsamahin pa daw buong pwersa sa impyerno, kung kasama mo si Kristo, hindi ka dapat matatakot. Tapos, nung mapunta lang si Kihor, parang haunted house yung opisina. Siya lang mag-isa natutulog. Hindi makatulog. May hawak-hawak ng maslight, may hawak-hawak na bawang. Kasi may aswang. Hallelujah! Ito pa ano, may kasama ako sa trabaho Kristiyano. Born again yan, full gospel. Hindi yan basta-basta Catholic or hindi basta-basta nag-church. Full gospel, born again. Kaso lang, yung day room doon kami nagbe-break. Dalawa ang nagbe-break doon, babae at lalaki kasi manapag naman. Yun na lang, sabi nila, mayroon daw gumagalaw. Kahit ako. Ako kasi ang bilis kong magising. Natutulog ako, damang-dama ko, may naglalakad. Sabi ko, akala ko yung Pilipinong staff pumasok, wala naman. Hindi ako natakot, sabi ko, maglakad ka dyan, matulog ako. Bakit kasi, wala sila
kasama kong Kristiyano. Oo, hindi siya natutulog. Natatakot, nakakahiya. Tapos memorize Luke chapter 10 verse 19. I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and nothing shall by any means hurt you. Tapos lumalakad lang parang nakaramdaman mo yung sapatos. Natatakot na. Di ba yung walang tulog sa gabi? Huwag lang matakot. Huwag lang mag-break doon kasi takot. Tapos mayroon ng mga Pilipino. Sorry na lang ano. Bagamat sa bansang ito, hindi uso dito yung kung saan-saan umiihi ang lalaki. Sabi nga ng ano, sabi ng kasama ko sa Pilipinas na ang swerte daw ng mga lalaki, kahit saan pwede iihi. Sagot ko naman sa kanya, maswerte tayo kung pati babae kahit saan iihi. Kaya ko ito sinasabi kasi may mga tao iihi lang sa puno. Tabi po, tabi-tabi po. Aleluya! Luke 10:19, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and nothing shall by any means hurt you. Tapos, ang cute-cute naman ng anak mo, pero usog, nawayan mo. Hallelujah! Wala kang authority niyan. Nakukuha niya ang punto ko. Okay. He was a man like us. He was hungry, he was thirsty, he prayed. Kaya, kung nagawa niya bilang tao na magtagumpay sa demonyo, magawa din natin yon because we have the authority over the enemy. Okay? John 14 verse 12, isa sa mga paborito kong verse ito. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this he will do because I go to my Father. So, ang nagagawa daw ni Jesus ay magagawa natin at higit pa. Why? John 14 verse 13, and whatever you ask in my name, that I will do that the Father may be glorified in the Son. Inulit niya pa sa verse 14, if you ask anything in my name, I will do it. Amen. Ha? I will do it. Ask in my name. If we ask in Jesus' name. Yeah. Jesus, Justin siya. No, not Jesus si Christ, but at that time, tao siya. Kasi Jesus Christ is 100% God and 100% human. Amen. Amen. Okay. Magamat pa ba? Mayroon pa siyang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 9 that the name of Jesus is the name that is above every name and every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Remember, that is future tense. Future tense yan. Hindi pa dumarating yung time that every tongue will confess that Jesus is Lord. What I'm trying to say, nung sinabi niya sa mga alagad yun, tao siya. Amen. Tao siya. Hindi siya Diyos ng time na yun. Kasi kung Diyos siya, sasabihin niya sana, hingin niyo lahat sa akin. Hindi niya sinabi ganyan. Sabi niya, hihingi kayo sa Ama sa pamamagitan ko. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa Ama. Sabi lang niya, sa pamamagitan niya, hihingi tayo sa Ama. Kasi kung Diyos siya at that time, at sinasabi niya, siya ang Diyos at walang God the Father, sabi niya, humingi kayo sa akin. Pastor, 7:6, sabi niya, Ama, dumiretso ko ang pangalan mo. Anong pangalan mo binigay mo? Eh, Diyos lang, ginagamit ng pangalan. Okay, maging kay Moses, man, sa panahon ni Moses, na sabi ni Moses ko, Lord, kung magtanong sila, ano pangalan mo? Sabi niya, I am that I am. Kung ginamit na ngayon dito sa ano, sa time, okay. Sa 824 ng John, mamamatay sa kasalanan. Okay, pero ang main point ko lang dito, ano man ang hilingin natin, in Jesus' name, ibibigay niya. Amen. 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 Maliwala? Amen.
Ah, okay, ganito. Sa challenge mamaya. Challenge! Are we using our authority? Not yet. Yes! Not yet? Gagaling din pala? Dahil sabi mo, now I know. Paano ang challenge? Are we prohibiting our enemy to do anything against us? Pinagbabawan mo ba? Pinagbawan mo ba yung espiritu ng magnanakaw, espiritu ng espiritu ng pagrarayot, espiritu ng kung ano-ano espiritu? Espiritu ng hikaw. Ay, espiritu ng hikaw. Okay, isa pa. Are you believing on His word that whatever you ask in prayer in Jesus' name, it will be given? Amen. Okay, conclusion. Mark 11:24, therefore I say to you, whatever things you have asked when you pray, believe that you receive them and you will have them. Amen. Sa Tagalog, anuman ang hinihi mo sa panalangin, ang giniin mo at matatanggap mo. Amen. Okay, ganito yan. Mag-i-click illustration. Mag-exacto pa lang ako 1 hour pagpatak lang na 3:20. Ganito illustration. Halimbawa na lang ano. Hindi na kita tatanungin kung may girlfriend ka o wala. It's none of my business. Halimbawa na lang, naliligaw ka sa isang babae, matutuwa ka, hindi? Tutuwa. Tutuwa. Pero, sinabi ng, hindi ka sinagot ng babae, pero feel mo sa puso mo, nasasagutin ka kahit hindi niya sinabing oo, kahit hindi sinabing bumalik ka, pero sinabi mo, Pwede ba ako makipag-date ulit sa'yo? Tapos ngumiti ng maganda? Ano feeling mo? Masaya. May mga tao nagpipray sa Lord whatever they ask in Jesus' name, pero yung mukha parang basteg. Tama ba ako? Kung naniniwala ka, pinaniniwalaan ng puso mo na kahit hindi pa binigay ng Diyos sa'yo, pero inangkin mo na, pinaniniwalaan sa puso mo na ibibigay nga sa'yo, hindi dapat maglungkot yung mukha natin. Kahit hindi mo naririnig yung oo ni Lord ang tuwing magpipray ka, yes, I got it! Yes, I got it. Hindi yung magpuri tayo sa Lord. Bastard yan. So, ang feeling ng mga taong may faith sa Lord, yes, lagi. Parang hindi pagod. Kaya sa totoo lang, hindi ko tanggap yung excuse na pagod ka sa paglilingkod sa Lord kasi kapag malakas ang faith mo sa Lord, yung pagod mo, hindi mo nararamdaman. Amen! Amen! Okay, nag-i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 
mag-one-on-one, hawak kamay tayo bawat isa. Kailangan nakaabot kamay ang bawat isa. Walang putol o walang tao na walang kahawak ng kamay. I-minister natin yung mga katabi natin. Sumunod ka kayo sa panalangin. Hallelujah. Lord God, sumunod kayo sa panalangin na mag-i-minister natin yung ating katabi. Repeat after me. Lord God, salamat po sa authority na ibinigay mo sa amin na sa pangalan ni Jesus. Ano man ang aming ipagbawal dito sa lupa ay yung ipagbawal sa kalangitan. Kaya, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang kapabi ko sa kanan. Pinagpapalak kita. I declare. I pronounce the blessing of God, to be upon you. And in Jesus' name, I prohibit whatever spirits or whatever demons that is working against you. And I rebuke the
spirit of poverty, the spirit of illness, the spirit of deception, the spirit of complacency, the spirit of poverty, the spirit of irritation, the spirit of doubt, the spirit of unbelief. In Jesus' name, get out of his life. Get out of his family. Get out of his from his children or her children. And I prohibit you to touch his or her life. In Jesus' name. At ikaw, katabi ko sa kaliwa. Pinagpapala kita. Sa pangalan ni Jesus. And I declare and pronounce the abundant blessings of God to flow upon you in Jesus' name. At anuman ang gawa ni Satanas ay aking pinagbabawal. At wala kang magawang muli sa aming buhay. Because we have the authority over all the power of the enemy. The trample on snakes and scorpions. In Jesus' name. Amen. Amen. Do you believe that? Amen. Amen. Ngayon pa, nakawagin ko yung ating birthday celebrant. Although sa August 24 pa, Sister Aurora, asan si Ate Elisa? August talaga yun siya. August talaga ba? August. Anong Monday? August 15. Okay, so pag-pray natin yung ating mga birthday celebrants. Meron pa ba? Malibat sa kanila? Meron pa? Magbibigay ako ng 50 pounds sa pangatlong nag-birthday ng Ogan. So I pray natin sila. Lord, pinasalamatan namin ang buhay ng kapatid namin ito. Pag-iingat ko sa kanila, O Lord God. Pagkaya ang lahat ng pagpapala ko sa kanilang buhay, dalangin namin, Lord, bilang kapatid namin, iisang sambahayan, isang pagkaharahan, O Lord God, na lalo mong i-bless ang kanilang mga buhay, kanilang mga pangarap sa buhay, O Lord God. Ganun din po ang kanilang mga sambahayan, especially, O Lord God, sa baby sa sinapupunan ni Matutisa, O Lord God, kung paano ipinagtaloob mo, ipinagkatiwala, ingatan mo rin ito, Panginoon, para mailabas ng normal. At inaamin namin, Lord, ang kanilang pong mga buhay ay magiging more meaningful, hindi lang sila magagalak tuwing birthday, Panginoon, but all the days of their lives. Amen. In Jesus' name, amen. Oh, God, promises, oh, God.